Okay, mga grasa, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Ito naman tayo sa pag-share ng mga kalaman. Ito ay isang Honda Beat na carb type. Ay ito, sabi na may-ari, umandar naman ito. Pero umandar, hindi naman matino. Biglang namamatay. Kahit hindi pa umainit ang makina is namamatay na. Kaya ito mga grasa, troubleshoot natin. Sukatin natin ang kanyang mga resistance. Kung nasa tamang resistance pa ba, pasadong pasado pa ba. O nasa consistent pa ba yung pagbibigay ng supply patungo sa spark plug mga kagrasa. Kaya ito, buksan natin ito para malaman na natin ito kung ano talagang sandi ng problema ng motor na ito mga kagrasa. Kaya ito, buksan man natin ng cover na ito mga kagrasa. Kaya ito, step by step muna tayo mag-troubleshoot mga kagrasa. First is, kunin natin yung high tension wire, yung spark plug cap, para tingnan natin kung may lalabas bang kurinti doon sa kanyang high tension wire mga kagrasa. Okay, first step, tanggalin natin itong spark plug. Okay, pag ganitong nakikita natin is hindi talaga balance yung air and fuel mixture sa kanyang bidding system or may problema ito sa kanyang ignition system, kaya ito i-check natin. Ay, ito mga kagrasa, first step is i-start natin mga kagrasa. Ito naman mga kagrasa, i-power naman lumalabas ito ng high tension wire pero hindi masyado malakas. At ito mga kagrasa, nagluluko yung power. Ito hindi naman siya lumalabas. Ito ang problema at sandi mga kagrasa, hirap nito pag wala tayong tester, para tayo magkamali. Okay, ito simulan natin. Itong white wire ay galing ito ng stator patungo itong voltage regulator. At ito namang yellow wire, ito, ay galing din ito ng stator at patungo itong voltage regulator. Silang dalawa ang nagbibigay supply patungo ng voltage regulator. At ito namang blue na may lining na white is galing ito ng pulser, o yung tinatawag natin pulse generator, which is responsible for the running meet between electrical and mechanical. Para sa pag-tap ng piston sa combustion chamber ay insaktong-insakto ang pagbibigay ng kurinte doon sa combustion chamber. Dahil kapag wala sa timing yung pagbibigay ng kurinte is hindi siya mandar, at kung mandar man, wala siya sa tono. Okay, ito, kunin natin ang resistance gamit ang tester at yung continuity para malaman natin kung may putol ba siya o bagsak na ba sa kanyang limit. Okay, ito yung set niya, ang tester niya sa 200 ohms para kunin natin yung resistance. Okay, ito, kumuha muna tayo ng pangtusok para maipuwent natin yung wire. Okay, ito, kunin natin ang resistance. Di ba itong white wire ay galing itong stator at ito ay patungo ng voltage regulator. At ito namang isa, itong yellow wire ito, ito ay galing din ng stator patungo dito ng voltage regulator. At ito namang isa, ito ng blue na may lining na white, ba ito yung galing sa kanyang pulser dito, yung tinatawag na pulse generator. Okay, itong dalawang wire, ang kunin natin ng resistance at isit nyo ang tester nyo sa 200 ohms. Okay, ito, focus muna natin yung camera para itong klarong-klaro kung ano ang dapat na gagawin. Okay, ito, first, itong test probe ng tester, itong kulay red, is dito nyo ilalagay sa kulay white ba o sa kulay yellow, pwede lang magkabaliktad. Kasi bloated dito mga kagrasa, uluib na itong stator na to. At itong kulay itim naman, itong negative probe ng tester is doon nyo sa puti na wire itutusok mga kagrasa. Yan. Okay, ito ang kanyang resistance, 0.5 ohms. Okay, ito mga kagrasa is okay lang ito. Okay, ito 0.5. Okay, ito ay pasado pa at okay pa ito mga kaglasa. Kasi nasa 0.3 to 1.1 ohms ang kanyang limit. Okay, ito second steps is set nyo yung tester nyo sa may continuity. Ito, itong parang may signal ng wifi. Itong negative probe is itusok nyo sa may chassis. Pag tumutunog yan, tulad nito, is pag tumutunog ito, is may ground. Tumutunog. Ito okay lang, walang ground sa chassis. Okay, ito third steps is steady lang yun dyan sa may parang signal ng wifi ang tester. And then itong kulay red, ang positive probe ng tester is itusok nyo sa kulay na may blue na may lining na white. Dahil ito ang patungong pulser, ito, itong kulay blue na may lining na white. Yan. Para kunin natin yung continuity dito, kung mayroon ba siyang connection doon sa ilalim ng makina dito, ang pulser. Itong kulay itim, itusok nyo dyan sa chassis, itong negative probe ng tester, yan. Okay, tingnan natin. Ayan, OL, open line. Ibig sabihin nito is, lose connection ba o may putol ba o sunog na ang pulser doon sa ilalim. Dahil hindi siya tumutunog eh, pag nakadakit sa chassis yung itim na kulay ng test probe ng wire. Kaya ito, tingnan natin sa ilalim kung ano talaga ang nandyan. Kaya ito, proceed tayo na dito sa ilalim. Buksan natin itong takip ng flywheel mga kagrasa. O, tulad nito, dikit natin sa may ground na may green na kulay na wire. O, ito. Wala pa rin siyang continuity. Wala pa rin na nakalagay sa screen ng tester. Kaya ito mga kagrasa, buksan natin. Tingnan natin kung anong sitwasyon doon sa lalim. Okay, ito mga kagrasa, buksan natin ito.
Bubuksan natin. Focus muna natin yung camera sa gimigilid para makita ang baklasan. Maklasayob natin yung tester. Dito buksan natin ang takip ng flywheel gamit ang itimim na T-wrench para makita natin kung ano talaga ang istasyon doon sa lalim. Kasi walang connection yung pulser. Nag-open line mga kaklasa. Okay mga kaklasa, araw ng linggo ngayon. Actually, rest day ko ngayon. Wala akong duty siya. Pero sinasadya ako dito sa bahay ng customer ko. Ito, ginagawa ko na lang. Tapos yung ibang customer ko is pumunta lang dito sa bahay sa araw ng linggo para sulong-sulong attention na sa kanila lang. Okay, ito ang takip ng flywheel. Kunin muna natin yung cooling pan ng engine. Tanggalin muna natin yung 6mm na bolt gamit ang 10mm na T-wrench. Okay, ito mga kaklasa. Tanggal na. Ito yung kanyang flywheel. Ito yung kanyang pulser. Yung sa tabi ng flywheel. Tingnan natin kung ano talaga ang nangyari dito. Bukas muna natin yung camera. Okay, ito. Ititest muna natin kung ano talaga ang sitwasyon nito. Kung nasa limit ba o bagsak na ba. Para malaman natin kung ano talaga ang sitwasyon nito sa ilalim nitong pulse generator o yung tinatawag natin na pulser mga kaklasa. Ititest natin pamagitan ng tester mga kaklasa. Kasi mga kaklasa, pag bumabagsak na itong pulser is hindi na matino ang kanyang pag-andar. At kung hindi na pasadong-pasado sa limit is talaga itong mahirap ng pandarin. Kaya mas mahalaga na gumamit tayo ng tester para malaman natin kung ano na dapat talaga ang kanyang sitwasyon o ano na ang kanyang resistance. Kasi pag puro test light lang ang ginagamit natin is hindi natin malaman kung ano talaga na ang resistance mga kaklasa. At hindi accurate yung ating pagtitibulshot at maaari tayong magkamali mga kagrasa. At huwag kayong mag-aala sa mga hindi pa natututo paggamit ng tester is ito. Sundin nyo lang mga video ko dahil gumagamit tayo palagi nito. Lalong-lalo na sa wiring. Okay, ito i-plaster na natin yung ating tester mga kagrasa parang kitang-kita at parang klarong-klaro kung ano ang resulta o ano makatatak sa screen para makita nyo mga kagrasa. Okay, yan mga kagrasa ang plaster. Okay, yan klaro ba? Okay, isit nila ang tester nyo sa 2K ohms mga kagrasa. Para kunan natin yung resistance ang pulser. Yung positive probe ay doon sa blue na may lining na white at yung isa naman ay sa ground yan patungo yung isang koneksyon ng pulser mga grasa. Ito yan mga grasa, sundan nyo lang kung ano ginagawa ko. Okay, ito ang kanyang reading mga grasa is 240 k-ohms. Okay lang ito mga grasa kasi pag ito around nasa 100 o bumababa sa 100 is talagang bagsak na. Ito ay okay lang at pwede pa ito. Okay, tingnan natin kung ano talaga ang sanayin dito kasi kanina walang continuity sa kanyang sakit dito sa patungo sa CDI. Ito kumatayan ng pagtusok at isahin at kung sungkwitin itong wire na to. Okay, yan mga kagrasa. Ito pala ang sanhi. Ito naglulos connection o. Kita nyo. No, natatanggal pag sungkitin natin. Yan o. Okay, ito ihinang natin ito ng mabuti para hindi ito matatanggal. Idikit ito natin ng maayos para hindi ito matanggal kasi ground ng pulser yung natatanggal mga kagrasa. Okay, pagkatapos ito, ibabalik natin ang dapat ibabalik at tapos isubukan natin pandarin mga kagrasa. Okay, ito, final test tayo. Yung positive probe, ilagay nyo sa blue na may lining na white. Ang negative probe, ilagay nyo sa ground ng pulser. Okay, nasa 242 to 243 k-ohms. Okay, ito, balik natin at ititest natin. Ito. Okay, ito, mayroon nang lumalabas na power. Mayroon nang creating na lumalabas na 18 January. Ito, subukan natin pandarin. Okay, ito, mandat na. Yung lawan pala ng pulser yung nag-lost contact. Okay, sana may natutunan yung video nito at maraming salamat sa inyong panonood.